Dito nga mga par, ay napawi ka ang babae sa kakinuha niya ang aso. Desidido na ako. Kailangan makilala mo ako. Hanamichi Sakuragi. Wika sa sarili ng dalagang nakasuot pa. Nang pantulog, bumalik na rin sa kanya ang kanyang aso na kumakawag-kawag pa ang buntot nito. Nakangiti niya itong binuhat at hinalik-halikan. Tama na ang paghabol sa kanya, Witty. It's time na ang cute mong owner ang humabol sa kanya. Wika nito habang nakatingin sa may malayo. At dito nga mga par, ay bumalik na si Hanamichi Sakuragi sa bahay ng kanyang tinutuluyan sa umagang iyon habang naliligo ng pawis. Pagdating niya ay naabutan niya ang kanyang kaibigan na si Mito na naghahain na ng agahan habang ang tatlong kaibigan naman nito na sina Takamiya, Okso at Noma ay kasalukuyang nanonood ng balita sa maliit nilang telebisyon. Sakuragi, kumain ka na rito pagkapalit mo riyan. Wika dito ni Mito na naglagay na ng plato at baso sa pepestuhan ni Sakuragi. Sige Mito, may pupuntahan pa kasi kami ng kapatid ni Hanami. Wika naman dito nitong si Sakuragi na nagmadaling pumasok sa CR para hubarin ang pawisan niyang damit. Saan kayo pupunta, Hanamichi? Wika naman dito ni Takamiya. Oo nga, dapat kasama kami dyan. Sabat naman nitong si Noma. Sige ba, hindi naman siguro kayo magpapabuhat sa akin. Sagot naman dito ni Hanamichi Sakuragi. At dito mga par, ay kumain na nga si Sakuragi habang nakatingin sa orasan. Nasa tapat din niya ang kanyang cellphone kung saan ay naroon ang chat ng kapatid nitong si Hanami. Kukuhanin ka namin. Ito ang chat ng kapatid ni Hanami sa kanya. Nakapagdesisyon kasi sila na mag-outing sapagkat natapos na sila sa kanilang mga clearances sa Albert Tokyo. Kung baga, gusto nilang mag-relax matapos ang isang taong pag-aaral. At siya kasama na rin ang pagpahinga pansamantala sa pag-iisip kung paano lalakas pang maglaro ng basketball. Mabilis kang naganda si Hanamichi Sakuragi ng kanyang mga dadalhin, ganun din ang apat na kaibigan nito. Gustuin man niyang gumastos, ngunit sagot daw ng kapatid ni Hanami ang lahat ng kanilang kakainin at babayaran. Naku, alas 8 na pala. Wika ni Sakuragi na napatingin sa orasan ng kanyang cellphone. Nakasuot na nga siya ng plain black shirt na hindi kakapalan at short na may disenyo ng mga puno ng niyog. Kinuha na rin niya ang medyo maayos niyang sinilas na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Maya-maya pa ay may narinig siyang sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang bahay. Narinig din niya ang pagbusina noon, kaya naman agad na silang lumabas nila Bito, Okso, Takamiya at Noma. Pagkapasok nga ng apat sa may sasakyan ay napawika itong kapatid ni Hanami. Ready na ba kayo mga pre? Maghapon tayo roon. Wika nito sa kanila. Oo pre, at first time kong makakarating doon. Sagot naman itong si Mito sa kapatid nitong si Hanami. Dito nga mga par, ay malakas na isinira ni Hanamichi Sakuragi ang pinto ng sasakyan at mabilis siyang umupo. Naramdaman niya kaagad ang malabing na aircon sa loob nito. Okay, let's go. Wika ng kapatid ni Hanami na pinapatakbo na muli ang kanyang sasakyan. Habang ang apat naman na kaibigan ni Hanamichi Sakuragi na nasa loob ng sasakyan sa likod nito ay hindi umiimik. Kaya naman ng mga sandaling iyon ay napatingin si Hanamichi Sakuragi sa salamin sa unahan kung saan ay makikita ang nasa likuran niya, at doon nga ay may isa pa siyang nakita roon. Hindi lang silang anim ang nasa loob ng sasakyan. Kasama rin nila itong si Hanami na kasalukuyang may nakasalpak na earphones na puti sa magkabilang tenga. Nakasuot ito ng shades habang tahimik na nakikinig ng music mula sa cellphone nito. Isinama ko nga pala si Ate Sakuragi. Biglang winika ng kapatid ni Hanami habang kasalukuyang ininiliko ang sinasakyan nila
sa isang gasolinahan. Baka mabaliw yan sa bahay. Mukha ng zombie, kakapanood ng K-drama. Pabirong winika ng kapatid ni Hanami at napatawan naman itong sinamito, Takamiya, Okso at Noma matapos yun. Hoy, narinig ko yun, umayos ka. Wika bigla nitong si Hanami mula sa likuran. Tinawanan nga lang siya ng kanyang kapatid. Si Sakuragi naman ay pasimple na lamang na pangiti. Matagal na rin nang makausap siya ni Hanami. Iyon ay noong natalo pa sila sa Chiba Jets sa Game 2 ng semis. Pagkatapos nga noon wala na. Kahit may pagkakataong ay hindi niya ito sinusubukang lapitan o kausapin. Kamusta ka na? Isang tanong na gustong itanong ni Hanamichi Sakuragi, ngunit pinangungunahan siya nang hiya na gawin ito. Bumalik sa alaala niya ang mga nangyari sa kanila. Naaalala niya ang ginawa niya rito. Naaalala niya kapag nakikita niya to. Muli ngang umandar ang kanilang sinasakyan at pumasok na sila sa medyo pabukid na paligid ng syudad. Isa pang diretsyong daan hanggang sa bumagal na ang pagpatakbo ng kapatid ni Hanami dahil natatanaw na nila ang kanilang pupuntahan. Napabugas nga itong si Mito sa windshield ng sasakyan nila para matanaw ang itsura ng maganda at malaking water park and resort. Ito ang pinakamalaking water park sa buong Japan na itinayo. Ilang buwan pa lamang itong nag-ooperate at marami ang nasasabing maganda rito at sulit na sulit ang bayad ng sinumang papasok dito. Wika ni Mito habang tinatanaw ang buong lugar. Ipinark na nga ng kapatid ni Hanami ang kanyang sasakyan sa parking area sa labas ng resort. Hindi pa ganoong karami ang sasakyan doon, ibig sabihin kakaunti pa lang ang mga tao na nasa loob. Dali-daling lumabas nga ang apat na mga kaibigan nitong si Hanamichi Sakuragi para pagmasdan ang lugar mula sa labas. Natatanaw nga nila ang mataas at makukulay na slide sa magkabilang bahagi ng lugar. Naroon din ang safe lane na tumatawid sa gitna ng buong lugar. Kanya-kanya silang labas ng kanilang mga cellphone. Kinuhanan kaagad nila ang nakikita nila sa labas. Habang si Ray na kapatid ni Hanami ay binuksan naman agad ang likod ng kanilang sasakyan para i-check ang kanilang mga dalang pagkain at inumin. Habang si Hanami naman ay naglakad rin para kumuha ng mga litrato sa labas ng lugar. Nakasuot ang dalaga ng puting shirt na nakatali ang laylayan sa kanyang likod, dahilan para makita ang pusod nito. Tenernuhan niya iyon ng itim na maluwag at medyo manipis na pants na may garter ang dulo. Nakachinelas lang siya at ang siege niya ay nakataas na sa kanyang buhok. Ray, kuhanan mo nga ako. Wika ni Hanami sa kanyang kapatid na kasalukuyang iniisa-isa ang mga dala nila at inilalabas mula sa loob. Busy ako ate. Sa kanila ka na lang magpa-picture. Sagot naman dito ng kapatid na si Ray sa kanyang ate. Busy rin ang mga mokong na iyan. Nagkukuhanan din ng litrato. Wika ng dalagang si Hanami na nakita itong si Hanamichi Sakuragi, Mito, Takamiya, Okso at Noma na panaytawa habang kinukuhanan ng litrato ang isa't isa. Napatingin si Hanami sa apat na mga kaibigan ni Hanamichi Sakuragi at natawa na lang. Pagkatapos noon ay nakita niya si Sakuragi sa hindi kalayuan sa kanila. Kay Sakuragi ka ate magpa-picture. Natatawang sinabi ni Ray dahilan para samaan siya ng tingin ng kanyang ating si Hanami. Doon ay napaaray na lang itong si Ray nang kurutin siya ng madiin ng kanyang ating si Hanami sa kanyang tagiliran. Para kang sira, Ray. Hindi nga ako pinapansin noon. Matagal na. Wika dito ni Hanami na binabatukan pa ang kanyang kapatid na si Ray. Hanip ka ate. Ano? Gusto mo patulan na kita? Kunwari naiinis naman
itong si Ray sa kanyang ate. Tinawanan siya ng kanyang ate nang makita iyon. At dito nga mga par, isang kapanapanabik siguro na kabanata ang ating nga abangan sa mga susunod na episode. Muling nagkita at nagkasama itong si Hanami Chisakuragi at ang ex nitong si Hanami sa bakasyon ngayong taon. Dito na po muna nagtatapos at sabay-sabay natin abangan ang kaganapan sa next episode. Maraming maraming salamat po and sign out. Peace!